Hello! Welcome sa Invested. So today guys, i-discuss natin ang Converged Information and Communication Technology Solution Incorporated or mas kilala natin sa tawag na Converge. So i-discuss natin dito guys, ano yung mga kadahilanan kung bakit patuloy na tumataas yung price ni Converge, and also titignan natin kung ano yung mga expansion na ginagawa ng management, and titignan din natin kung nasa great value ba siya in terms of value investing. Okay guys, so kung ready na kayo, stay ka lang and I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Okay, so quick background lang tayo sa Converged Information and Communication Technology Solution Incorporated. Operates as a high-speed fixed broadband operator in the Philippines. So it offers high-speed fiber internet and other digital consumer-centric services to homes, small to medium enterprises, and small businesses. So the company was incorporated or founded in 2007 and is headquartered in Angeles City, Philippines. Tignan natin dito guys, yung current price ni Converge ay nasa 42 pesos per share. And kung titignan natin dito, no, on August 26, 2021, yung share price lang ni Converge ay nasa 15.22 pesos per share. Nakikita natin dito na continuous na nag-grow yung share price ni Converge, and sisilipin natin kung ano nga ba expansion ng Converge. Okay guys, so dahil wala pa yung third quarter result ng company ni Converge, so dumako muna tayo sa kanilang second quarter. A strong second quarter result with improved earnings, revenues, and profit margins. So yung revenue ng company na nakuha noong second quarter ay nasa 6.23 billion pesos. Umangat siya ng 80% from second quarter of 2020. And yung net income ng company na nakuha nila in second quarter ay nasa 1.7 billion pesos. Umangat naman siya ng halos 149% compared to the second quarter of 2020. Profit margin ng company in second quarter ay nasa 27%. So it is very, very high and excellent na profit margin. Tumaas naman siya compared to the second quarter of 2020. So yung pag-increase guys na kanilang net profit margin because of higher revenue. So now, dumako naman tayo sa pinaka-latest news and disclosure ng Converge. So kung titignan natin dito guys, on June 3, 2021, so dito sinasabi sa report, Converge entered into a deed of absolute sale of shares of agreement to acquire 60% stake in Asia Netcom Philippines Corporation from Digital Communication Philippines Incorporated for $2.6 million. In addition, Converge will be acquiring 0.3 million shares of Asia Netcom Philippines Corporation for $8.87 per Asia Netcom Philippines Corporation common share. And also, in additional event on July 6, 2021, so dito sinasabi din sa report, so Converge to AMP up network backbone speed by deploying first 800G technology in the Philippines. So dito sinasabi sa report, Converge announced that it is gearing up to double the data transmission capacity of its metro backbone from existing 400 gigabyte per second to 800 gigabyte per second. In anticipation for the use of the next generation hyperscale capacity application over its fiber optic network. In addition to the report, the metro backbone connects multiple networks together, allowing them to communicate with each other and push traffic between and among them, such as between two data point of presence, typically located in data center. So ano ba yung kahalagahan ng pag-upgrade ng Converge from 400 GB per second
to 800 gigabyte per second. So dito guys, sinasabi sa report, it will mean dramatically more data to be pushed through data centers, decreasing latency, and allowing for high-speed data transfer needed for the next generation technology such as Internet of Things and smart cities. The network upgrade is yet another infrastructure investment of Converge aimed at improving the services it offers to customer and future-proof its network. Last year, Converge activated the Philippine first 400 gigabyte per second metro backbone utilizing optical solution from the United States-based network system, services, and software company. In addition, Converge continues to introduce innovations in the fiber optic broadband space as it aims to reach 55% of total Philippine households with its pure fiber connectivity by 2025. As the end of March this year, the domestic fiber optic network Converge has passed over 7 million homes or around 28% of total households in the country. So dito nakikita natin na continuous nag-improve, nag-upgrade ang company, and also para mapaganda pa nila yung kanilang services na binibigay sa kanilang mga customers. So that's a good and positive sign, no? And also nakikita natin dito na yung target ng company ay ma-reach yung 55% total Philippine household, and as of today, nasa 28% na sila, no? 2021 pa lang ngayon. And also kung titignan natin dito, yung pinaka-latest disclosure and news ng Converge, ito ay pinublish noong September 3, 2021. So dito sinasabi sa report, Converge has inked a 3 billion pesos term loan agreement with the state-owned Land Bank of the Philippines to fund the completion of its terrestrial and subsea domestic fiber backbone network, as well as support the working capital requirement of the internet service provider. The total loan package from the Land Bank will also include an additional short-term loan line as well as facility for its trade transaction amounting to up to 2 billion pesos. So dito nakikita natin na yung future ng company ay talagang malaki. Nakikita din natin dito na talagang continuous nag-i-improve yung kanilang services, continuous nag-i-improve yung kanilang company. Magkaroon ng magandang service ang company para maibigay doon sa kanilang mga customer. So dito guys, nakikita natin yung recent insider transactions. So dito nakikita natin yung shares hold ay nasa approximately 129,400 shares and nasa approximately 4.2 million pesos. And yung share bought naman, nakikita natin dito ay nasa 14,500 shares and approximately nasa 483,000. So this is the insider transaction sa Converge. Again, don't get me wrong, this is my valuation. This is how I analyze and how I review, how I value a company. So dito nasa 18.12 pesos per share. So dito clearly ang company ay nasa overvalue for me, no? Kaya hindi nyo nakita sa aking portfolio itong si Converge. Now, kung viewers kayo ng ating channel and matagal na kayong nakasubaybay sa aking channel, itong si Converge ay talagang nasa aking watchlist matagal na. Talagang hindi lang talaga bumababa doon sa aking margin of safety itong si Converge, kaya hindi ko mabili-bili, no? Pero for now, sobrang taas na ng kanyang current price as compared sa kanyang intrinsic value, and I will wait patiently, no, na dumating yung time na bababa at bababa din yan sa aking margin of safety. Doon naman tayo magaling, no? Aantayin natin yan sa tamang panahon para bumili dito ang Converge, okay? So hanggang dito na lang muna guys yung pagre-review natin sa Converge. Hopefully, nakapagbigay ito sa inyo kahit papano ng value and nakapagbigay ito sa inyo ng kaunting kaalaman, no? Maraming salamat sa suporta nyo sa ating channel. And this is Pesci Warriors, nagpapaalalang, invest wisely, and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesci Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.